Welcome to Bike Digital 101. Our topic for today is tire setting and the common sense behind it. So mga katari, napaka-importante po na dapat ay alam po natin ang ating tire setting o yung mga detalye ng ating tire. Napaka-importante po na dapat alam natin kung ano ba yung importansya ng midpoint, ng high point, ng low point, ng 12:30 setting, ng 12 o'clock at 1 o'clock setting. Alam niyo po mga katari, ang 12 o'clock setting po, ang asintang gusto pong mangyari niyan ay nasa back na head o left pedbeak o tinatawag nating asintang duling. Ngayon, pag 12:30 setting naman po ang gusto niyo po, ang asintang gusto nyong mangyari ay nasa center ass at right pelvic. Ngayon, pagka gusto nyo naman po ng 1 o'clock setting, ang asintang gusto nyo po mangyari ay nasa right pelvic. O more than 1 o'clock, or 1:30, or 1:15, o hanggang pinaka-worst, pinaka-matindi yung alanggang alas 2 na, no, sobrang eskwalado na. So mga kasabong, napaka-importante na alam po natin ito. At ano po ba yung kanya-kanyang asinta na sa tingin natin ay hiyang tayo. Lahat po ng asinta ay makakapatay sapagkat ang basta ang tari ay nasa likod ng paa ng manok. Pero ang para sa akin, ang eksperyensa po ang magsasabi sa inyo kung alin po ang para sa inyo ang napakagandang asinta. So mga kasabong, importante po na alam natin ang mga alam natin kung ano yung taring ginagamit natin. Hindi basta binili mo at bahala na si Lord kung ano mangyayari, no? Kaya kailangan nga sabi nga nitong aking YouTube channel to, ang aking account, ang sinasabi ko po lagi ay napaka-importante na iba ang may alam sa mga bagay, no? Sapagkat ang karunungan, yan po ang ikakalamang natin, no? Maging advantage natin pag naglaban po tayo sa bungan. Ngayon, sa panahon ngayon, medyo dehado tayo dahil hindi pa tayo nakakalaro ng sabong dahil nga sa limitado ang ating galaw sa panahon ng COVID. At ang mga nakaka-practice na maayos o nakatari ng regular ay yung mga naglalaban sa WPC, sa Sabong Express, at sa NCA, at may ilan ay nakakapagtapada. So mga katari, napaka-importante po na nagpa-practice po tayo. Iba pa rin po ang experience, no? So sabi ko nga po, walang magaling na maninari. Maalam lang, no? Alam lang natin kung ano yung tamang paglagay o paglapat ng tari sa paa ng manok, ang tamang pag-asinta, at tamang diskarte sa iba-iba klaseng paa ng manok. Yan po ang para sa akin ay dapat alam natin as we grow old, as we walk along with the journey, tari journey, lalawak at lalawak po ang ating eksperyensa. Marami rin po sa atin na, no, wala pong masama kung tayo po ay makikinig at mag-observe sa mga sinasabi ng mga ating mga veteran gappers. At mula doon ay makapagkuha tayo ng ating sariling diskarte at sariling konsepto. So mga katari, tuloy-tuloy lang ang ating pag-aaral. No, we never stop learning. So, sa muli, mga kasabong, don't forget to like and subscribe by Digitally 101. At don't forget to comment kung ano po sa tingin nyo ang magandang subject matter na pwede natin discuss. Maraming salamat po at ingat po kayong lahat.